Jose Romel sa pinabagong vlog na kanyang ipapakita. Sa araw na ito ay normal life ang papakita ko. Papakita ko kung ano mga new normal life dito sa France, na kung saan papakita ko yung mga nangyayari ngayon, lalo na sa labas, na kung saan ay nalift na lahat ang mga quarantine, na kung saan ay pwede na magtrabaho ang mga tao dito, na kung saan ay nandiyan pa rin ang social distancing. And also yesterday ay nalift na rin yung mga ban ng mga restaurant, na ngayon ay naka-open na sila ngayon, na kung saan ay medyo puno-puno na ng konti kasi halos dito kasi ang tourist spot eh, na kung saan ang lahat ng mga restaurant ay puno, kumakain sila doon kasi ang mga pagkain dito ay pinipilaan. Totally pinipilaan yung, I mean, sa simpleng pagkain lang ay nasasarapan sila. Kaya nga French cuisine, yung French cuisine. Ayun. Ngayon, mamaya ipapakita ko ang mga makikita kong mga restaurant na naka-open. And also papakita ko din ang sikat na beach, mga beaches dito, o yung pinakasikat dito mula sa center ng Nice. Ito ay ang Promenade Anglais, o yung plage na tinatawag nila, kasi almost 2 months na nakaban, bawal ang mga tao sa gilid ng dagat kasi nag-rounds ang mga police. Kapag nakita ka nila nung lana yung first month ay mauhuli ka, tapos magmumulta ka pa. Pero ngayon okay na siya, marami na ang nagbibilad, marami na ang mga nagsiswimming. Alas, alam mo naman ang mga European, pag makita lang sila, nakadama lang sila na init ng araw ay todo bilad ang kanilang katawan. Ah, ito po. Dito po papakita ko po ang mga iilan, pero mamaya po niyan puno ito. Ayan po. Iilan pa lang po yan, pero mamaya-maya niyan ay for sure mapupuno yan. Kasi 9 hours pa lang ngayon. I mean 9 hours. 9 in the morning pa lang ngayon. Mamaya niyan sila maraming lalabas. Maglalabasan sa kanilang mga apartment. Lalo yung mga tourist. Ayan po. Yung kahabahan na iyan, nakikita mo. As in puno lahat yan. Hanggang doon. Ayan. Ayan. Ayan po yung sinasabi kong nag-around sa mga pulis sa yun. Ayan. Paikot-ikot sila dyan. Tinitignan ng mga tao kung may social distancing pa rin sila. Pero nakita ko, napapansin ko ay wala na nagsusuot ng mask o face mask. Alas kasi rin require lang dito, according yesterday, na ang pwede lang mag require na face mask sa mga transportation o yung public transportation, especially yung ang tawag dito, yung train, yung bus, tram, yan po, halos yan po ang pinagbabawal. Ayan po yung mga pulis, yung kung anong gagawin nila, bakit bumaba sila, anong i-check nila, bakit sila bumaba. Maybe sisitahin nila yung mga, I don't know what happened. Yan po. Ayan po, pinagbabawal pa rin yung nag-i-stay na mag-plodge. I don't know why. Dahil may umbrella sila. O ba yun hindi nila binawal? Ah, kakaiba.
po, nagdi-discussion pa rin po sila. Ayun, nagdi-discussion pa rin kung ano yung mag-usapan. Pinagbabawal nila. Ayan po, pinag-ising na inaayos ang flash dito. Po, inaayos po yung mga barrier. Ito na, walang tawag doon yun sa mga kamintagan para maprotektahan gilid ng fire dragon. Nandiyan doko, no? Meron doko, may ganyan. Dito, lalagay pa sila ng mga ayan, lalagay na nakat po tayo. Titignan natin kung ano pa ang mga makikita natin dito sa Plodge. Yan ang buhay dito sa France. Ay, mali. Pulo lang ang nakikita sa akin. Siyempre, kailangan pa rin tayo ng safety. Meron pa rin tayong tawag dito, face mask. Para safety sa akin at safety sa mga nakakasalubong ko. Yun po. Ito ay meron ng summer activities dito. Oh. Yung pag-rent ng mga maliit na bangka. O tinatawag itong kayak sa Philippines. Kayak nga pa. Ayan po. Ito ang Li Rateta. I don't know how to pronounce it. Li Rateta. Ayan po. This one. Ayan po. Naayos na po ang mga restaurant dito sa tabing dagat. Kasi pag summer dito, as in puno yung gilid na to ng mga restaurant. Ayan. Naayos ni Manong yung kayak. Magkano kayang renta dito? Kasi yung pag-renta dito is 1 hour, 30 euro, 50 euro, ganun po. Ayan po, marami-rami na po ang mga nagbibilad or papaaraw dahil almost 3 months silang naka-quarantine sa bahay nila. Ngayon, sakto, nalift na lahat ang quarantine, kaya nagsilabasa na ang mga tao. Ito po pala yung yung guideline kapag pupunta sa promenade. Ayan po, pwedeng mag-swimming. Ayan. Pwedeng walking along the riverside. Ano riverside? Yung dito, ito yung sinasabi ko. Ayan, pwede pa. And then, magkayat. Ayan, pwede. Ayun, sa pang anong tawag dito? I forgot what is it. Paddle. Ito naman, ito pala yung kayak. Ayan. Ito. More than 10 person, bawal. Magkakagrupo eh. Di gawin mo. Wahiwalay kayo. Ibang grupo. Kunwari, hindi kayo magkakita. Bawal mag-stay pa. Magdala ng higahan. Yung mga ang tawag doon? Yung armchair? Not armchair. Yung pang beach na chair. Tapos bawal magdala ng pagkain. Bawal mamingwit. Yan po. And then, kailangan panatiliin naka-face mask. Magdala ng alcohol. Ayan po. Kapag may sakit, kailangan i-stay daw sa bahay. And kapag umuubo sa public, kailangan i-cover ito. Ayan po yung pinaka reminder dito sa Promenade des Anglais. Ayan po. Ayan po yung isa, inaayos na doon. Restaurant niyan ang gagawin doon. Tatayo na yung Le Volet, what is that? Le Volet Plage. Hindi ako marunong mag-pronunciation. Pronounce ng mga French. Ayan. Ito ang makikita dito sa
clutch. Ayan po yung sinasabi ko na kung saan ay pinayinting na ang mga restaurant dahil dito yung isa sa mga turismo dito sa Nice Center. Ayan po, nandoon. Ayan, ayan. Ayan po ang mga pinayinting dito para dumami na ang turismo. Kasi sikat ang turismo dito sa center. Sa Nice, of course, sa Côte d'Azur, especially sa Nice, ay ito yung plage na sikat. Yung promenade ni Angle. Ayan po. Ayan po yung mga nagbibilad na, wow, mga sexy sila. Senior citizen lahat. Pag ganyang oras, senior citizen. At makita mo yung mga pinaka-sexy mamayang hapon. Doon sila makikita. Ayan po. Puro senior lahat to. Senior lahat. So yung dating flood ng unang panahon, ganyan po ang style niya, yung tarpaulin na iyon. Ganyan po ang itsura ng unang panahon. Yan. Marami-rami din ang mga pumupunta, pumapasya ng panahon ngayon. At ngayon, ito po ang makikita natin. Yun. Kasi yung binago na, in-improve nila para, sabi ko nga, yung turismo ay dumami. Ito yung kulay nito. Ayan po, nilalagyan nila na tawag dito yung pagtusok-tusok na parang alambre para hindi misty yung mga animals o yung mga birds na lumilipad. Kasi kapag hindi nilagyan ng mga tusok-tusok ito, for sure mag-stay dyan ang mga ibon at maraming tae. Kaya nga, pinanatili nilang maganda ito. Ayan po. At ito rin sa mga Blue Beach na pinupuntahan ng marami. Ayan. Ano na siya, oh. Fix na. I mean, ready na for summer para sa mga turismo. Pero, binibuild pa nila. Ayan. Pero, as of now, open na siguro sila. Ayan. Ayan, ha. Advertisement na to, ha. Ito ang Blue Beach Restaurants. Sa plage sa Nice, Côte d'Azur. Ay, meron na. Meron nang nag-aano. Kumakain. Po. Ganito na yung tiyo. Ito yung sinasabi ko na nilagyan. Nilagay nila. Tusok-tusok na yun. Yun. Kumapokus. Ayun. Maglalakad ka dito sa plage, sa taas niya, pwede ka mag-jogging, bike, may bike na lane, ayan po, sa taas ng plage. At dito yung mga naglalakad o kaya naman yung nag-jogging, ayan po. Dahil yung sinasabi kong bike lane, pakita ko, ayan, ayan po, ito yung bike lane. May papunta at pabalik na bike lane. Ayan. Ito naman ang Lido Plage. Ah, for sure. For the month of July or August, mga Pilipino nandito sa Lido Plage. Hindi sila dito, syempre. May dala silang pagkain kanya-kanya. Dito sila. Sa gilid dito. Ayan. Yan, Lido Plage. Yan ang history niya na kung saan, yun ang, mangkod, tawag na tadawungan nata ito dati. Or isang restaurant din siyang building. Ngayon ay, ruin na lang siya. It is a ruin. Yan, yan po siya. I forgot kung ano ang tawag kasi dito. Nawala yung ano nila dito, yung history nakalagay. Ayan po, yung ruin. Tapat na yan, nandyan ang mga Pilipino. Ang gandoon.
lagi dyan sila nag-stay pag hapon kapag nagsama-sama. Ewan ko lang ngayon, ngayong darating na kung saan ay may crisis pa rin. Ito po, pinapaganda pa nila ito. Ito po, inaayos. Ito. Bilingyan nila ng colorful na ano, ha. May dated, yellow, green, kung nga naman, para makitang mas colorful. Makita dito. Po, pwede ka din magpahinga dito sa taas ng po, senior citizen. Kwentuhan mo. Bakit basa? Ayan po. Yung sinasabi kung pwede ka magpagkwentuhan kung ayaw mo maligo at ang gusto mo lang ay malanghap ang hangin, ang simoy ng dagat. Yan, dyan ka lang sa mga upuan na to. Kung wala kang dalang pang swimming. Ayan po. Ito po yung Hard Rock Cafe. Ewan ko, masarap dyan. Ayan po, binibuild na naman po itong roof lodge. Wala, bago lahat ng mga kagamitan nila, oh. Ang lalaki. Siguro mga ano to. Yung, ito yung mga bakal. Nagawa nilang bubong. Ayan po. As in, nag-i-invest po dito sila. Kasi po, kapag summer, ay for sure tawag dito, mababawi naman nila ang ginastos nila kasi maraming turista dito. Roof lodge and then the galet, ayan, another restaurant. Bali yung Danita, nakahanay na ito ay mga restaurant ang mga yan sa tabing dagat. And then kung dito ka dadaan, yan po ang going to Nice Center. Naman this part naman ay place na kung saan kapag lalo na pag summer maraming concert na nagaganap dito. Sa loob niyan po ay para siyang tawag dito lugar na kung saan ay pwede mag concert ng almost ang capacity niyan is 1,000 plus na tao. Pwede siguro dyan. Yan. Halos pag summer meron. Minsan may free concert dyan. Yan po. Ito naman ang sa Beauty Veg restaurant. Kaya ako pinakita ito kasi kaming mga pamilya o magkakapamilya dito kami nag-stay kapag kami magsama-sama na kung saan ay gusto namin mag-swimming, mag-bonding. Dyan kami. Ayan. Malapit siya sa Nice Center. Ayan. Kasi magta-tram ka lang dyan. And then, baba, lakad ka ng almost 10 minutes going here. Ayan po. Dyan kami mag-stay. Minsan, dumarating kami dyan. Alam naman, Pinoy. Ayaw mainitan. Ayaw mangitim. dumarating kami dyan mga 7 p.m. Ang 7 p.m. po kasi dito ay napakataas pa ng araw. Mainit pa yung sinag ng araw. Ayan, dyan po kami. Ayan. Alas konti lang kasi dyan eh. Ngayon, as of now, iilan lang mabibilang mo. Ayan po ang Beauty Veg. I don't know if it's correct pronunciation yung restaurant na to. Ayan. Ready na sila. Oh, bago yung mga gamit nila yo. O bagong pintura lang. Dahil sanay na kami dito. Ay oo, bago lahat. Dati hindi ganito ang kulay ng mga bed nila. Or pinalitan lang ang ano nila, yung cover. Dati kasi ano sila yo.
I don't know, it's gray. Ayun yung mga bed nila. Ayun. Ayan po. Ayan po. And then yung going papunta doon, yung dun. Yung chateau doon. Meron doon na falls. Na kung saan, I don't know, it's man-made falls. Ewan ko, hindi ko pa na-search kung ano ang history nun. Ayan po. Ready na sila. Ayan po, ay pupuntahan natin yung replika na Statue of Liberty. Ayan. Na ginawa dito sa Nice. Napakalaki ng Statue of Liberty. Siyempre, hindi kukunin ang totally sukat ng replika ng Statue of Liberty. Ayan po siya. Napakalaki niya. Nung tinayo yan, mahal-mahal din. Ha? Bali po ang tawag dito. Yung pagkakatayo nito ay noong 2014. Ayan, inaugurate siya ng ayan po. Inaugurate noong February 1, 2014 sa pangunguna ng mayor ng Nice na si Mayor Christian Estrosi. Ayan po. Ayan po ang Statue of Liberty. Ang quick trivia, ang Statue of Liberty, ito ay ang gift ng people of France sa United States. Yun ang pinaka-original doon, yung Statue of Liberty na mataas doon. Yun po. Ang pagkakaalam ko, ibinigay yun bilang patunay ng pakikipagkaibigan ng France at ng United States. Correct me if I'm wrong, ha? Mag-comment kayo below kung tama yung trivia ko. Ayan po. Alam niyo po ba na marami ng replika ang ginawa dito sa Statue of Liberty? Siyempre, yung pinaka-original sa United, sa ano yon? Sa United of States, nandun siya. Ayan po. Pagkakaalam ko dito, nang itinayo pa to. Almost 50,000 euro. Sabi nila, yun dito ha. I don't know if it is correct, ha. Nung dati, nung pumunta ako dito, ay hinahanap-hanap ko, kala ko gaano siya kalaki. As in, lumagpas na ako, papunta doon, nakapunta na ako sa pinakadulo doon. Ngayon pala, nadaanan ko na siya. Hindi ko napansin. Sobrang liit niya. Ayan po. Yun naman sa loob yung the side na lodge, yung mga restaurant. Pasok tayo dito sa pinaka loob nito kasi dati kapag pumapasok ako dito ay maraming mga paninda na kung saan ay may nakalatag parang Changi. Pero yung mga paninda nila is almost antique. Kakaiba. Marami na ako nabili dito dati. Yung ano, yung marble, ano siya, I don't know, it's gawa sa marble na ano, yung lapieta. Dito ko rin nabili to. Ayan po yung mga restaurant. Dito. Yan sikat. Oh, ito yung mga ano, bili nga kaya mamaya ng cactus. Ayan, mga cactus. 6 euro. Mamaya, babalik ako. Ayan po. Pag umaga, bulaklak. Pag hapon, iba. I know it. Ayan po. Flowers. Hindi na makapunta doon, naka-close na. Ayan, ganda ng mga bulaklak ko. Oh. It's good flower. Ayan. Sa kabahan nito, bulaklak.
Hello. Wow, parang mga cactus dito. Ayan po. Naingganyo akong bumili kasi yung ka-building ko may cactus sila. Ayan. Yan po yung mga cactus. 6 euro ang mga ito. And then, yung sa taas is 2.50, 2 euro and 50 cents. And dito, 1 euro and 50 cents. Yung binigay ni na Brother Roden. Ayan, ganyang kalaki. 30 euro na pala yan. Ayan po, yung mga cactus dito. Yung mga souvenir shop. Ayan po, mula dito hanggang doon. Souvenir shop ang mga yan. And, may nakita ko simbahan. Alam naman. Try natin kung pwede siyang pasukin, kung open siya o hindi. Kasi may mga simbahan dito na naka-close by. Try natin, no? Simbahan. Si Bo Francisco y Paula Caritas. I don't know. Sa Catholic or not. Let's check. Entre. Let's see. Oh, Catholic siya. Yan yung mga nilang schedule. Entre. Pasok tayo. Ayan, punta tayo sa Park and Arden Denis. Naku, saan sikat na sikat ito. Mga bata, pag-summer. Ayan yung fountain. Ay, sinatay. Konti na lang. Maganda ito pag gabi. Kasi may ilaw bawat fountain na yan. Makita mo yung blue, red, and white na ilaw. Ayan, tumasayaw na sila.